Merry Christmas! Hi, AnianaTV po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, dahil nga 2 weeks na lang, December na, magtatayo na po ako ng Christmas tree dito sa loob ng bahay. Actually, gagawa rin po ako ng mga decorations para sa outdoor. Pero ngayon, gagawin ko muna itong Christmas tree bago po yung sa labas. Yung pong Christmas tree namin is 9 feet tall po siya. At nakatayo siya sa isang rotator. Iikot po ang Christmas tree ko. Bali, yun po ang challenge niya sa every time na tinatayo ko po ang Christmas tree namin. Kasi hindi lang isang side ang kailangan kong lagyan ng decorations o yung mga ornaments. Kasi nga, umiikot siya. Kailangan yung bukabuan po ng aking Christmas tree, eh meron po siyang decorations. This is what I'm going to use. These flowers, the Christmas bowls, and then as you can see, I have 3 colors na gagamitin for this year. The silver and white color, touch of green, at meron din po akong touch of yellow and gold. By the way guys, hindi ko po lahat ito binili. Yung iba po kasi dito, recycled na sa mga previous years ng Christmas na ginamit ko na. Ang binili ko lang po talaga dito ay itong color green kasi ngayon lang po ako gumamit ng touch of green. At ito pong Christmas balls na to ay DIY ko lang. Ang ginawa ko pa, bumili po ako nito nga sa Amazon ng clear na ball. At ginamitan ko na lang ng spray paint according sa color na gusto ko. Ayun po! So ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Samahan niyo po ako sa pagtayo ko ng aming Christmas tree. Ito po yung binili naming rotator. Binili po namin siya sa Amazon this year. Kasi yung po rotator na ginagamit namin, 20 years na po kasi yun. So bumigay na po siya. Napagod na. At dito namin, i-assemble ang aming Christmas tree. So, yan natin. Ito po ang nabiling rotator ni Alvin. Made of metal po siya. At dito namin i-assemble ang aming Christmas tree sa gitna po nitong aming sala para maayos ko po ang pagde-decorate. And then, after that, pwede ko po, nakita nyo, pwede ko siyang i-move papunta po doon sa kung saan place ko siya gustong ilagay. Ilalagay ko po siya dito sa may corner kung saan nakalagay ang halaman natin dati. Inalis ko na po yung halaman. Nilagay ko po doon sa formal dining room. Baka nagtataka po kayo kung anong ginagawa ko dito sa Christmas tree kasi ang tagal ko. Pag po kasi ito, tinatabi na namin after Christmas, kailangan po namin i-fold ng ganito at saka namin i-coveran siya ng plastic. Pag po tinatabi namin ang aming Christmas tree, by section po, ginaganto po namin siya. Para po pag tinabi namin, maging maayos po yung mga leaves, hindi po maglagas, okay? Tapos ngayon, ang gagawin ko,
binubuka ko naman siya para maging maganda po ang ating Christmas tree. Kasi ang ginagamit ko po, hindi po ito fresh na Christmas tree. Ayoko po kasi nun, mahal. Hindi ako makakatipin. Kasi bibili ako every year. Eh, mahal din ang Christmas tree. Tapos natapong pala after. Yan. Ganto po ako magligpit ng aking Christmas light after ng Christmas. Inaayos ko siya ng ganito para hindi po magbuhol-buhol ang aking Christmas light pagkakailanganin ko siya next year na gagamitin ko. So, yan po. Nilagay ko siya dyan. Ngayon, ganito lang po yan. Tingnan nyo. Ayan, ang dali ko na alis, di ba? At hindi siya, ano, hindi siya bol-bohol. Di ba? Maganda siyang tinanggal. Ganito po yan, no? Cardboard lang po ito. Cardboard lang na matigas. Ginapitan ko siya dito, kinat ko siya dyan at saka dito para doon natin ipapasok ang ating mga cord para maayos nating maitabi. Okay po? Ito na ating Christmas light. Tingnan natin kung gumagana siya pagkatapos nating tanggalin doon sa cardboard. Ayan. Kita niyo gumagana siya. Ayan guys, natapos na po ako mag-decorate ng aking Christmas tree. Ilalagay naman ng aking hubby ang star sa aming Christmas tree. This is Bethlehem Star. Tama-tama po sa lugar namin, Bethlehem, Pennsylvania. So ito ang Bethlehem Star. Buksan na natin ang ating star. Ganda, diba? Ito guys, yung ginawa kong wreath last week. Ako na lang po gumawa para makatipid naman ako. One, two, three, smile. Take 5,000 action. Parang tanga. Parang gago. Ayan guys, nakumpleto ko na rin po ang aking Christmas tree. Nakumpleto ko na rin ang decorations kagabi. Ngayon po ang continuation. So, ito naman pong aking wreath. Ginawa ko po yan nung isang araw pa. Ngayon dito naman tayo. Ito naman po ang bilalagyan ko ng decoration. Natin. So, ganyan po ang ginawa ko. Although, hindi siya maraming decorations. Mukha naman elegante, di ba po? Napatulang ko na po ang ating ribbon doon sa dulo niya. Para maganda naman. Okay. Ito ang aking mga Christmas balls. Recycle lang po lahat yan. Gamit ko na po. Gaya na sabi ko sa inyo nung una, mga gamit ko na po yan. Kaya hindi ko po yan pinagbibili. Ito po, yung itong ribbon na to, itong silver. Bagong bili ko po yan sa Costco. Nang $6. Imagine, oh, tignan nyo. Ang ganda, di ba? Ayan, oh, ganyan po siya karami. $6 lang po. At ang gandang klase po niya. Maganda po yung ribbon niya. Thank you.
Nag-spray paint po ako ng Christmas balls na color green. Kasi wala po ako makita na ganitong color ng green kahit sa store at ganitong kalaki. So ang ginawa ko na lang, bumili po ako sa Amazon ng clear Christmas balls. And then, ako na lang ang nag-spray sa kanya, nag-spray paint. At least, nasunod pa yung gusto kong color sa Christmas balls. Ganito po ang color ng Christmas balls na to. Ganito yung pagka-green niya. Ang ganda, di ba? Nice. Ito ang aking old wreath. I-recycle ko lang po siya. At papalitan ko po siya na may touch of gold, and then touch of silver and green. Yan. Gagawa tayo ng Christmas tree for outdoor. Ang mga materials ko po ay hindi ko na po binili. Humanap lang po ako ng mga materials dito sa bahay na hindi ko na ginagamit. Kagaya po nitong pot na to, hindi ko na po siya ginagamit. So, gagamitin ko po siya para sa ating Christmas tree. Ang binili ko lang po ay ito ako na pa. $2 lang po ito sa Home Depot. Alam niyo ba kung ano to? Ito po yung ginagamit pag kayo po ay magtatanim ng mga kamatis, yung mga gumagapang ng mga vegetable para pagapangin po dito. Eh, korting Christmas tree naman siya. At lalagyan ko lang siya ng garland at mga Christmas light at konting decorations. Pwede na po siya sa labas, pang outdoor natin. Ganyan, lalagay kong ganyan. At gagawin natin Christmas tree. At pipintahan po natin. O mag-spray paint tayo ng ating pot. Ng color nito is dark walnut. Para kahit papano naman po, may dating naman ang ating pot. Hindi siya mukhang paso talaga. Ito na guys yung ginawa kong outdoor Christmas tree. At ilalagay ko po ito, of course, sa labas dahil outdoor nga eh. So, yan po.
Do you want to know?